Hello guys, welcome back to my channel. Kayo po ba or meron kayong kakilala na lulong na sa bisyo? Kahit anong uri ng bisyo po yan, ultimong pambababae, at ganun din po ang pagsusugal, ganun din po yung pag-inom ng alak at paninigarilyo. Yan po ay talagang nakaka-addict at kumbaga, lalo-lalo na kung talagang matagal mo nang ginagawa, ay mahirap talagang pigilin yan. Pero alam nyo po ba na napakaraming ritual at marami rin akong bossing na manunood na yan ang problema at may mga bossing din akong manonood at hindi pa ako nagbibideo noon na mga nabigyan ko ng mga ganitong payo at ngayon ay okay naman. Ito po ay isa sa mga pinakamalupit na pamamaraan para po matigil ang kahit anumang uri ng sugal or kaya po anumang bisyo po yan. Ito po ay napaka-epektibo at subok na. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Mahirap po talagang kontrolin ang mga ganyang bisyo, lalo-lalo na kung matagal mo na itong ginagawa. Kaya lamang, meron akong bossing na manunood na ang tatay daw po niya ay madalas na ihi sa may rep. At minsan pa nga daw ito ay minumuntik na matulog sa loob ng rep. At yun nga po, nagtaob lamang ang rep kung kaya't nalaman nila na natutulog ang tatay nila doon. At ilang beses na rin na nasisira ang kanilang rep dahil pinagtitripan lagi ng kanyang tatay ang rep daw po nila dahil nga sa bisyo nito na kapag ka nalalasing. Napakahirap talaga ng mga ganyang sitwasyon. Pero nang siya daw po ay nagchat sa akin at nagtanong tungkol dito, ay ito ang aking itinuro sa kanya, itong ituturo ko sa inyo. At ngayon ay okay na ang tatay daw po niya ay ni kumbaga parang nasusuka kapag naaalala daw po ang alak at ayaw naman lamang uminom ng alak. Kahit daw po magkaroon ng okasyon ay hindi daw po nakain lamang nang handa tapos hindi na daw po talaga nagiinom, 'di ba? Amazing po ang ganyan. Yan po ay tunay at marami na po ako nabigyan ng ganyang payo. Lahat naman tayo ay may karapatan na magbago. Basta kailangan ay kung tayo ay gagawa ng ritual, kung ikaw man ay asawa or kaya anak, ay kailangan ito ay sikreto lamang. At meron din akong bossing na manunood na kanya namang asawa, yung babae pa talaga, ay lagi na lang siya pantagasigaw ng kung anong labas sa bingo. At talaga namang agang-aga ay nasa kapitbahay kagad at nakikipagchismisan. At ito daw ay hindi na siya makapagtimpi dahil siya daw po ang nagiging all around ng tahanan. Bago siya pumunta sa kanyang pagtatrabahuan ay naglilinis muna siya at nagluluto. Dahil ang alam niya ang kanyang asawa ay hindi mapapakain ang kanyang mga anak dahil sa kakahada sa kapitbahay at paglalaro ng bingo. Pero nang ginawa niya ito ay ura-urada na nabago daw po ang sistema ng kanyang asawa. At isang araw ay nagulat na lamang po siya na ang kanyang asawa ay nagluluto ng ulam daw po nila sa pangtanghalian. Nagulat na lamang siya sa mga naganap. Kaya siya po ay todo-todo ang pasasalamat dahil halos almost a years daw na ginagawa ito ng kanyang asawa ay nagulat siya sa pagbabago nito. Ito po ay mag-iisang buwan na at ako na may masayang-masaya kapag ako ay nakakarinig ng mga ganyang sitwasyon. At ito pa, isang nanay naman ang humingi sa atin ng tulong at nagtanong kung ano daw po ang ano, kasi ang kanya pong anak ay napapabargada at nauuso yung mga vape. Alam niyo po ba yan? Yung mga vape na yan na iba't ibang flavor, ay nako, ang kanya daw pong anak ay hindi daw pumapasok at nalaman niya na nakikipagbarkada at nagbe-vape daw po at natututo ng mag-vape. Ang baon daw po ay doon ginagastos. Kaya konsumido ang kanyang nanay. At ito ay pinayo ko din sa kanya. At ngayon ay kamusta naman? Ngayon daw po ay nalaman niya sa teacher mismo nito na napasok daw po lagi at ang laki ng pagbabago at umuwi po kaagad ng maaga. Kaya minumungkahi ko po kayo na gawin niyo po kung ano man na ritual na aking isi-share sa inyo dahil ito po ay subok na. Ano-ano po ang mga kailangan natin? Halimbawa, ang inyo pong asawa ay mahilig mag-inom, ang gawin niyo po, kumuha kayo ng alak. O halimbawa, ang inyo pong ano ay sa bingo, kumuha kayo ng card po dyan. Ayan, kumuha po kayo dyan.
At halimbawa naman sa anak, naninigarilyo or kaya nagbe-vape, kaya lang, sigarilyo na lamang. Ganon din po yon. Yung vape at sigarilyo, iisa lang naman po yan. Kaya lamang, medyo sumusyal itong vape. At ganon din daw, sabi nila, mas delikado daw ang vape. Simple, sabi nila, hindi ko naman alam at hindi rin ako nakakapag-vape. At hindi ko rin alam kung anong lasa ba ng mga ganyan. Ngayon, ganito po ating gagawin. Kung ano man ang bisyo or problema na gusto nyong magamot tungkol sa target natin, tungkol sa tao na inyo pong pinoproblema, ay ganito. Kumuha po kayo ng nagmula po doon. Halimbawa, alak kung alak, sigarilyo kung sigarilyo. Kung bingo-bingo ang mga uri ng sugal or kaya ay nagsasabong yung mismong buntot ng manok. Kahit hindi doon sa manok na kanyang panabong ay basta yung replica or kaya yung mismong buntot na nalaglag, pumulot kayo niyan. Marami po yung ritual na dapat nating gawin para po sa pagbabago. Ay di ganito na ang gagawin po natin. Ay di kumuha po kayo niyan. Pagtas kumuha po kayo ng buhangin at saka asin. At pagkatapos ay isulat nyo po dito sa isang papel at kumuha kayo ng ballpen at isang papel, isulat nyo yung date kung kailan nyo to ginawa. At pagkatapos isulat nyo yung kayo pong nagawa, tapos yung pangalan ng tao na gusto po ninyong baguhin siya. Tatlong beses na pagsusulat at ihiling nyo po dito na siya po ay huwag nang uminom ng alak or kaya ay huwag na po siyang manigarilyo or huwag na siyang magsugal, huwag na siyang magbingo, huwag na po siya kung ano man ang ano doon or kaya huwag na, pwede rin po ito, huwag mambabae. Ayan, yun po ang isulat po ninyo at pagkatapos po niyan ay tupiin niyo po ito at ilagay sa isang garapon. Tapos ilagay po natin yung po nabanggit natin kung ano po ang gusto niyong baguhin sa kanya. Yun po, yun po ang ilalagay niyo. Halimbawa, yung sa bingguhan, yung card na ito isuksok niyo doon sa mismong jar. Halimbawa, ayan pong nagsasabong siya, yung mismong buntot or mismong feather nito, ilagay niyo po doon kahit isa lamang. Or kaya yung nagbe-vape, yung sigarilyo, inyo po siyang putulin at ilagay rin doon sa garapon. At pagkatapos, kung ano man po ang gusto niyong baguhin sa kanya, yun po ilalagay niyo po doon kung saan siya nahihilig sa bisyo. At kung babae naman, po, gumupit kayo sa isang magazine na magandang babae. Tapos ito'y pilasin, tapos ilagay sa garapon. At pagkatapos po niyan, dito nyo po ilalagay yung minix po natin na buhangin, asin at saka abo. Ayan, asin at abo. Doon po natin, i-mix nyo po muna bago ilagay nyo po dito sa ating garapon. Ngayon, may nagtatanong sa akin, ay, paano po ang gagawin namin? Wala po kaming abo. Paano po ako gagawa ng abo? Ay, madali lamang po. Ay, di, kayo po malamang may puno naman sa inyo. Magsunog po kayo ng mga dahon. Yan po, epektibo din. Yung mga dahon, may ibig sabihin po rin niya. Magsunog kayo ng dahon at pagtapos yung abo nito, pwede na po yun. Kahit konti lang namang abo, kahit hindi naman saksakan ng dami. Or kaya kayo ay magparikit ng kahoy at magsunog. At pag nagsunog na kayo, yung mismong abo nito, pwede na po yan. Ayan, tapos ihalo po natin sa asin. At pagkatapos, ilagay po natin dyan sa ating kahilingan na yan, sa ating jar. At pagkatapos po niyan, basta lagi niyo tatandaan, ang pagganap po niyan ay Tuesday or Friday ng 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Dito po tayo sa may silangan at bubulungan po natin yung jar na ating pinaglagyan. Sabihin po natin dito ang lahat ng ating mga kahilingan. Sabihin po muna natin ang tunay na pangalan ng target po natin na gusto nating magbago. Tatlong beses, tunay na pangalan at ipilido. At pagkatapos, sabihin po natin dito na magbago ka na at huwag ka nang iinom pa muli at ikaw ay magpapakabait na. At susunod ka sa akin kung ano man ang aking iuutos sa iyo na huwag ka nang uminom, huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang magsugal, huwag ka nang kung ano pong gusto nyo maganap sa kanya, yung gusto nyo na baguhin niya. Huwag ka nang ganyan. At kapag ito'y maaalala mo, ikaw ay masusuka. Yung mga ganyan, sabihin nyo. Kapag maaalala niya yung pag-inom ng alak, kagaya ng bossing ko na ang tatay po niya ay kapag naaalala yung alak, ay nasusuka daw. Kaya kahit na pilitin ng mga kaibigan niya, ay hindi talaga. Kumbaga, para ano rin naman to, para sa kaligtasan din ng tatay niya, diba? Mahirap yung inom ng inom. May kakilala kong ganyan, ay sobra sa pag-inom. Ayun. Ay, nag-finish contract na po kaagad dito sa
sa mundo. Kaya po, kung ayaw nyo po mag-finish contract agad po dito, at gusto nyong magtagal, i-alisin nyo po yung mga ganyan, kasi para rin sa ating mga kalusugan po yan. At pagkatapos po yan, hilingin nyo na kung anong gusto nyo pong hilingin, kahit po nga dito sa ating loob ng jar, at bago nyo siya itatabi. Pero ito po ay mainam na tataklubam po natin at ilalagay sa mataas na lugar. Halimbawa, sa cabinet na itaas. Halimbawa, may cabinet kayo sa itaas. Ayun, doon nyo po siya ilalagay. At huwag nyo po muna itong ipagsasabi, lalo-lalo na huwag malalaman ng tao na inyo pong gustong baguhin. Dahil maaaring yan ay makontra or kaya po ay magtanong-tanong kung ano yung mga pangontra sa ganyan. Kasi syempre, gusto nila na hindi sila mapatigil kasi nga lulunga po, eh maaaring may makapagpayo sa kanila ng pangontra. Di instead na dire-direcho ang talab, ay may kukontra pa po dito. Ay di lalo nang nalintikan. Lalo, baka lalo pa siyang malulong. Kaya gagawa nyo ng paraan na kayo lamang makakalam nito at walang kahit sino makakalam, maging ang mga anak. Nako, baka po may madaldal kayong anak, ay kung magkakasimula nyo pa lamang, nakita yung ginagawa ninyo at sinabi nyo pa ito ay para sa pagbabago ng tatay mo. Pagtas itong anak ay may kadaldalan, ay naikwento ka agad sa tatay niya. Kumbaga wala naman siyang intention at bata pa, dala lamang ng kadaldalan, ay naano, sasabihin niya, ano ba pinaggagawa mo sa akin? Baka anong mangyari sa akin eh, malilintikan ka sa akin. Ayan, di ko pa ang nasisi. Instead na dire-direcho ang pagtalab po nito, ay maaaring makontra pa at kayo mag-away pa. Kaya kailangan iiwasan nyo yung pagkukwento kahit sa mga anak. Kasi may kakilala akong ganyan, sa kanya naman ay gayuma. Ngayon, nalaman ng anak niyang bunso dahil sa kadaldalan. Dahil sa kadaldalan, kumbaga bata pa naman nyo, wala sa intensyon niya na, ano, na mag-aaway ang kanyang mga magulang, ay naichika niya sa kanyang tatay. Ngayon, nagalit yung lalaki at yun ay ayaw na magpahain sa kanya at gusto ay kumain na lang siya sa labas. So, lalo nang nalintikan. Kaya kumbaga, nasabi ko na po sa inyo mga maaaring mangyari, kaya mag-iingat po kayo at gagalingan ninyo ang paggawa. Yan, yun lang po guys. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Ito po ay napaka-epektibo. Hayaan nyo lamang po siya sa taas. Huwag nyo po siyang tatanggal. Hayaan siya tumalab ng hustong-husto kahit taon po siya nandun sa taas. Basta kailangan walang makakita nito at walang makakaalam. Yun lang po guys. Salamat po.